Mga kapuso, naiinitan na ba kayo? Ang ilang baka sa probinsya may senyales na ng heat stroke. At dahil may El Niño ngayon, babala ng pag-asa, ang darating na tag-init, mas mainit pa kumpara noong isang taon. Saksi, si Maki Pulido. Kahit tanghaling tapat, tuloy sa trabaho ang trabahador na si JR. Pag-inom ng tubig ang kanyang panabla, lalo't nagbubuhat siya ng mga sako ng semento. Okay naman daw lumilim kung matindi na ang tirik ng araw, pero maapektuhan kasi ang arawang sweldo. Sa amin, okay, kasi lang dito sa trabaho namin, kailangan talaga namin para kumita kami. Sabi ng pag-asa, posibleng mas mainit pa kumpara sa naranasang summer noong nakaraang taon ang mararamdaman sa full impact ng El Niño simula Marso hanggang Mayo. Dito sa Metro Manila halimbawa, sa Marso maaring umabot ng 34.6 hanggang 36.5 degrees Celsius ang temperatura. Ibig sabihin yan, ang heat index o ramdam na init maaring umabot ng higit 40 degrees Celsius. Kung sabi natin na globally ay warmest year ang 2023, so dito po makikita natin this could be one of the warmest year. Medyo mapanganib ito kasi ang normal body temperature is 37 degrees lang eh. So, pumapatak yung nasa labas, mas mainit pa po para tayong nilalagnan. The key is hydration, no? We should have 8 to 12 glasses, dagdagan pa natin po every day. Sa Mangaldan, Pangasinan, napapansin ni Mang Dong ang madalas na pagkakasakit ng alaga niyang baka dahil sa matinding init. Minsan may sipon, nasisipon. Sipon na dahil kung sa gabi o sa maga, medyo malamig-lamig. Saka tapos, mainit. Ang ilang baka sa probinsya nakitaan ang mga sintomas ng heat stroke gaya ng paglalaway at panghihina. Pinag-iingat ang mga nag-aalaga. Dapat well monitored yung mga alaga nilang hayop. Pangalawa, provision of tubig na inumin. Problema rin ang heat stroke sa mga alagang baka sa Zamboanga City. Lalo't ang ilan sa kanila na iiwang nakatali sa bukid kung saan may natitira pang berdeng damo kahit tuwing tirik ang araw. Ayon sa City Veterinarian's Office, mabuting ilipat ang mga hayop kung saan may masisilungan. And we advise yung mga special mga farm animals na to avoid them to be exposed na saan from 10 o'clock in the morning to 3 or 2 o'clock in the afternoon. Bukod pa sa pagkaubos ng damo sa bukid, posibleng maapektuhan ng tagtuyot ang pagtatanim ng mais ayon kay Agriculture Undersecretary Deo Gracias Victor Savellano. Kaya nagpaalala na raw sila sa mga magsasaka na magtabi na ng pagkain ng mga alaga nilang hayop. Pagdating naman sa supply ng tubig, hindi raw nakikita ng MWSS na magkakaroon ng service interruption. Kahit daw bumaba ang level ng Angat Dam, may mga alternatibong water supply. Pati pagtaas ng demand sa kuryente, kakayanin. Ayon sa Department of Energy, wag lang daw pumalya ang mga transmission line ng NGCP at distribution utilities. Sa kanilang simulation, sinagad sa 14,000 megawatts ang peak demand sa Luzon sa buwan ng Mayo. Sa scenario raw na yan, may 16,000 megawatts pang supply. Wala tayong inaasahan na magkakaroon ng brownout. Yung outages naman ay hindi lang galing sa supply. Meron ding mga outages na nagre-result from local conditions. So problema sa transmission, distribution facilities. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido ang inyong saksi. Ayudang bigas imbis na pera. Pag-aaralan daw ng Agriculture Department na bigas ang ibigay sa mga nakikinabang sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Saksi, si Bernadette Reyes. Sige pa rin sa pagkayod si Jerry kahit tumatanggap ng ayuda mula sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps. Ang cash na natatanggap, kailangan pa rin daw niyang dagdagan. E paano pa kung palitan niya ng bigas na lang gaya ng iminungkahi raw sa isang pulong para maibsan daw ang inflation sa bigas? Ayon sa Department of Agriculture, sinabi ng Pangulo na pag-aaralan pa ito. We're giving them money, and unfortunately, because that is not rice, they're going to buy rice in the market price. And that put pressure and inflationary in the market. Mas maganda yung pera po kasi para sa mga bata rin po, yung makabili ka ng mga uniform, sapatos, saka yung mga ano nila, yung mga baon. Baonin po nila. Eh kung halimbawa kung bigas, magkano naman darating sa amin yun? Saka marami pang proseso po yun bago namin makuha. Logistically, siyempre, the very reason kung bakit cash na po yan, naka-cash card, ay para sa convenience na po ng ating mga beneficiaries.
But then kung ito po yung rice, well, in the absence po kung sabihin na natin, ito may ipatutupad, kailangan natin ng guidelines, yun siguro po yung makikita natin na problema. But then kami po, once approved po ng National Advisory Council, we will implement po yan. Habang pinag-aaralan ang posibilidad na bigas ay ipamahagi sa mga beneficiaries ng 4Ps sa halip na pera, pinag-aaralan din daw ngayon ng DSWD ang posibilidad na mabigay rin ng ayuda sa mga tinatawag na near poor. Near poor yung mga hindi nasakop ng 4Ps pero nagkukulang ang kita lalo pag nagmahal ang bilihin. Para sa kanila ang AKAP o ayuda para sa kapos ang kita program na pinaglaanan ng 26 billion pesos pero wala pang guideline sa pagpapatupad. Paglilinaw ng DSWD, hindi pa nagagamit ang pondo at hindi sila ang humiling nito. Pero sila ang implementing agency kaya kailangan daw nilang ipatupad ito. Ito naman po yung aming assurance. Ano? Na yan hindi magagamit sa kahit anong inisyatibo. Dahil it is only the DSWD who can identify kung sino man yung karapat-dapat na benepisyaryo. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Inatas ni Pangulong Bongbong Marcos ang PNP na maglatag ng plano para palakasin ang communications capability ng pambansang pulisya. Ang kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., gusto rin ng Pangulo na palakasin ang kakayahan ng mga anti-cybercrime unit sa harap ng tumataas na kaso ng cybercrime. Mismong ang Pangulo ang nanguna sa unang command conference ng PNP ngayong taon. Sa gitna ng ingay politika nitong mga nakalipas na linggo, meron daw tiniyak ang pamunuan ng PNP sa Pangulo. He gave assurance to the President that the PNP is one and solid behind his leadership. I don't consider it as a loyalty check. In fact, ginawa niyan sa AFP, so ginawa din sa atin. Him being our commander-in-chief, it's but proper really to somehow to preside. Dinaluhan din ng Pangulo ang paglulunsan ng Philippine Domestic Submarine Cable Network na layong mapabilis ang internet sa bansa. Ang kay Pangulong Marcos, makatutulong ito para sa mga technology-centric business na lalo magpapalago sa ekonomiya. Dumalo rin sa launching ang ambassador ng Japan. Sa paglipana ng mga e-bike at e-trike, naging problema rin ang ilang sumasabay sa highway. Minamaneho ng bata o kaya'y ipinapasada. Kaya bukod sa mga ban ng ilang LGU, may binabalangkas ng panuntunan para i-regulate ang mga ito. Saksi, si Oscar Oida. Sa mga videos na ito na kinalam sa social media ng MMDA, kita ang panibago nila ngayong sakit ng ulo, ang mga e-tricycle. Tulad na lang ng isa na ito na bumabiyahe sa gitna ng South Luzon Expressway. Ang e-trike naman ito, batang pastit ang nagmamaneho. Ilan lamang yan sa mga napakarami umunong dahilan ayon sa MMDA para lubha silang mabahala sa paglipana ng mga e-tricycle sa mga pangunahing kalsada. Base sa datos mula sa MMDA, umabot sa 556 ang bilang ng mga naitalang aksidente na kinasangkutan ng mga electric bicycle noong nakaraang taon. Ang nakababahala pa raw, may mga e-tricycle na ginagamit pang pasada. Kaya sabi ng LTFRB, kami po ang makikipag-ugnayan sa MMDA at sa LTO at posible hong tumulong po kami sa paghuli ho ng mga e-trike ho at saka yung mga ganitong mga klaseng sasakyan na ginagamit pang publiko ho bagamat wala hong mga prangkisan. Kung tutuusin, matagal na silang ipinagbabawal sa mga malalaking daan. Ang problema, paano namin huhulihin? Wala kaming ma-issuehan ng ticket dahil wala naman lisensya yung nagmamaneho. Hindi rin namin pwede i-charge yung vehicle dahil hindi rehistrado. Kaya isang technical working group na binubuo ng mga representante ng iba't ibang traffic agency at LGU traffic heads ang itinatag para humulma ng guidelines na magiging gabay para ma-regulate ang mga e-tricycle sa daan. Aminado ang 42 anyos na housewife na si Joan Pascual na malaki ang naging tulong sa kanya ng kanyang e-tricycle, partikular sa mga pang-araw-araw na gawain. Kaya pangamba niya sa mga binabalak na regulasyon, baka mauwi lang daw ito sa sandamakmak na gastos. Kaya nga e-bike na yung kinuha namin para hindi na kami gagastos, hindi na kami maabala ng mga
pagkuha ng lisensya. Hindi nalalayo dito ang sentimiento ng food delivery rider na si Junel Pagasian na gumagamit ng e-motorcycle sa kanyang pangkabuhayan. Pero sa isang banda, maganda rin daw ito para sa safety ng lahat. Eh kung yun naman po yung sasabihin ng government natin, di wala po tayong magsusunod na lang din po. Ang Electric Vehicles Association of the Philippines o EVAP, wala naman daw nakikita problema sa binabalak na pag-regulate ng mga e-tricycles at e-motorcycles. Kailangan talaga dito kasi dito is control. Kahit sino pwedeng gumamit ng mga e-trike at e-bike. Eh. Kahit bata, kahit matanda. Tapos pagkaroon nagkaroon ng aksidente o ano, ang responsibility is mabigat. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi! Sa mga manggagawang arawan ng sahod, magandang balita ang mungkahing 100 pisong aumento na gumugulong sa Senado. Pero babala ng grupo ng mga negosyante, baka magmahal pa dahil dyan ang mga bilihin. Ang parukalang aumento pinulsuhan sa barangay saksi ni Jamie Santos. Barista sa isang coffee shop si Dexter. Ang kanyang sahod, iniaambag daw niya sa kanyang mga magulang. Sa kabila ng kanyang pagbabudget, kulang pa rin daw ang kita. Kailangan po talaga nating taasan, ma'am, kasi po sa panahon ngayon naman, ang dami na rin pong mamahaling ano, bilihin po. Kaya kailangan po talaga taasan, ma'am. Ang food crew namang si Aljon may sariling pamilya na. Todo kahit daw siya para maibigay ang mga pangangailangan ng 4 na taong gulang niyang anak mula sa gatas at diaper. Ngayon po mahirap po, tumataas po yung mga bentahan, mga bilihin. Kaya po dapat itaas po tayo ng onting kahit papaano. Kagabi, inihabol ng Senado ang pagpasa sa 2nd pagbasa ng panukalang 100 peso daily minimum wage increase sa pribadong sektor sa bansa. Ngayon kasi, nasa 610 pesos ang minimum wage sa Metro Manila. Mas mababa naman ang sahod sa ilang rehiyon. It's time to help our workers, ating mga manggagawa, sa mga panahon na yun na napakataas ng presyo ng bilihin at ng mga basic utilities. Sa Kamara, matagal nang nakabindi ng mga panukalang dagdag sahod. Binabalanse raw ng mga kongresista ang interes ng mga negosyante at manggagawa. Kasi pag tinaas natin yung sweldo, dapat nun kaya ng ating mga negosyante. E sa Pilipinas, 98 to 99% of the business sector are MSMEs. Maliliit na negosyante. Nakukulangan naman ang partido ng mga manggagawa sa 100 pisong aumento sa sahod. Kahit na dagdaga mo ng 100, naka-recover lang ang purchasing power na 610 sa inflation ngayon o sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Ang Employers Confederation of the Philippines o ECOP pumalag sa panukalang 100 peso daily minimum wage increase. Okay lang yan, yung 30 pesos to 60 peso na increase, kaya yan. Pero yung 100, ano kong catastrophe yan. Kung ipapasa raw sa mga consumer ang dagdag gastos, domino itong makakaapekto sa iba pang bilihin. Ayon pa sa ECOP, sa 52 milyong nasa labor force, 5 milyon lang o 10% ang makikinabang sa panukala. Habang 90% nasa informal sector, gaya ng mga mangingisda, magsasaka, ambulance vendors, PUV drivers at mga nasa construction na walang employer. Walang makukuhang aumento sa sahod. Binabalanse kasi sa may mga pagkakataon po na hindi napaghandaan o kaya nagkaroon ng biglaang karagdagan, eh meron po talaga naman yung epekto sa atin pong employment level, inflation rate, ganun din po sa tinatarget na GDP growth. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.